Yes, guys, we have another pink phone. Hey guys, it's Ritagal Mary and welcome back to our channel. For today's video, pag-uusapan natin yung bagong-bagong Xiaomi 11 Lite 5G NE. Actually, no guys, hindi lang ito yung nilaunch ng Xiaomi, but of course, the whole Xiaomi 11T series. Meron tayong Xiaomi 11T Pro na pag-uusapan natin sa susunod na video natin. Meron din tayong regular Xiaomi Mi 11T. I'm pretty sure medyo marami yung malilito sa inyo dito sa phone na to dahil ano bang difference ng Xiaomi 11 Lite 5G NE doon sa Xiaomi Mi 11 Lite 4G na pinag-usapan natin months ago. And then ano naman ang difference nito doon sa Xiaomi Mi 11 Lite 5G version na hindi naman na-launch officially dito sa atin sa Philippines. Don't worry guys, all of those pag-uusapan natin sa video ngayon. But as of now, let's proceed with our unboxing. Actually guys, ang design language ng 11 Lite 5G NE ay parehas lang po sa box na nakita natin from the previous Xiaomi 11 Lite smartphones. Pero dito sa ilalim, makikita nyo na meron na nga siyang 5G connectivity. Buksan na natin siya, although I'm pretty sure alam nyo naman na rin kung anong laman niya sa box. We have the SIM ejector tool, tapos ang medyo mabigat no? Marami kasi tayong paperworks guys, ayan. Warranty card, quick start guide, at safety information guide. Okay, so kompleto sa Ricardo guys, meron tayong screen protector. Screen protector lang guys ha, at hindi tempered glass. Tapos meron din tayong transparent na jelly case. At meron din tayong dongle guys, ito ay USB Type-C to 3.5mm headphone adapter. Bukod pa doon, syempre, meron na rin tayong, parehas lang naman, USB Type-C na charging cable. At meron din tayong 33W na fast charging power brick dito sa kanyang box. Kaya pala medyo may kabigatan yung ating ano, box mismo kasi medyo mabigat din yung power brick natin. So, Xiaomi 11 Lite 5G NE, ano bang meron dito? NE stands for newer version or new version. And kung makikita nyo nga guys, peach pink pa rin yung kulay na meron tayo. So, medyo ang hirap i-distinguish ano guys, which phone is which. Ayan, dalawa na yung pink phone natin. Pero, meron naman tayong 5G na branding dito sa likuran niya. Kaya, mara-recognize nyo pa rin which one is which. Speaking of the color, meron tayong bagong kulay, which is yung snowflake white. Na medyo late ko nang nalaman guys. Sayang, sana yun yung ni-request natin na kulay. Aside from that, it is still available in bubblegum blue and in black. Right now, hindi ko pa madi-discuss sa inyo guys yung kanyang official pricing and availability since wala pa ang sinishare sa amin yung Xiaomi Philippines. So, medyo mabibitin kayo on this video on that part lang naman. Anyway, I'll be announcing na lang that on our official Facebook page. Since hindi naman na-launch sa atin yung lumabas dati na Xiaomi 11 Lite 5G, na alam kong lahat kayo guys ay hinahanap nyo dati, hindi natin siya doon i-compare. So, i-compare natin siya dito sa video natin for the following minutes dito nga sa Xiaomi 11 Lite 4G version na lumabas nung around April. So, anong dapat nyo expect sa Xiaomi 11 Lite 5G NE? Actually, meron siyang newer chip and better battery life. Design-wise, guys, kung papansin nyo, the Xiaomi 11 Lite 5G NE is almost identical doon sa Mi 11 Lite 4G na ni-review natin. Hindi sila nalalayo in terms of weight, which is 157 to 158 grams. It's also 6.0mm thin na parehas dito sa ating 4G version. So yes, it's like 99% identical design. So ano ibig sabihin nito? Is it something bad? For me lang naman guys, having the same design doesn't necessarily mean that it's a bad thing. Again, why fix it if it ain't broke? Thus the reason why guys, naging sobrang sold out din ng Xiaomi Mi 11 Lite 4G noong mga nakaraang buwan. And until now, medyo mahirap pa rin bumili ng pink na kulay ng phone na yon sa online. Para sa akin, mukha pa rin siyang elegante guys and feels great in my hands. And ito yung tipo ng phone na kahit walang case, pasadong pasado at definitely komportabling hawakan dahil na rin doon sa kanyang matte finish sa likod. Ang dami nagtatanong sa akin pala dati guys kung medyo, alam nyo na, madulas ba yung
phone dahil sa kanyang matte finish at the back. Actually, no, hindi. Dahil na rin nakatulong siguro yung kanyang lightweight and very thin form factor. Same placement din tayo guys ng kanyang volume rocker and the fingerprint sensor sa right side. Meron pa rin naman siyang secondary microphone on top and of course the IR blaster. And yup, no surprise here guys, wala tayong headphone jack sa kanya, which is why may dongle nga tayo inside the box. May SIM tray tayo, USB Type-C port at yung kanyang speaker grill. Medyo confusing lang on my part since dito sa specs na pinadala ni Xiaomi guys ay 8GB RAM na yung kanyang RAM. But looking at the internals of the Xiaomi 11 Lite 5G NE, yung unit na meron ako ay 6GB RAM lang. Actually also, kukwento ko lang guys, ano, nung nagbibirol si Jason kanina, proud siya gamit yung bagong camera, excited siya, pink phone. Yun pala guys, yung binivideo niya is of course yung 4G na phone, yung nireview natin few months back. So yung yung pagod niya, medyo nasayang kasi nga nalito siya doon sa phone. Hindi niya tinignan yung 5G. Ewan ko din dito eh, no? Anyway, I'll follow it up na lang guys kung ano yung available RAM na magiging for sale and follow it up na lang sa ating mga social media post. Talk about the display. We still have 6.55 inches of AMOLED dot display na merong 10-bit color depth with true colors and DCI-P3 and same 90Hz refresh rate and 250Hz of touch sampling rate. So yung mga display specs na narinig nyo, parehas lang doon sa kanyang 4G version. So what's new? Actually now, the Xiaomi 11 Lite 5G NE comes with Dolby Vision support. Enjoyable pa rin naman ang pag-view ng content dito sa Xiaomi 11 Lite 5G NE dahil laking tulong din guys nung kanyang HDR 10 Plus support. So yes, makakakuha kayo ng medyo mas magandang kulay dito sa NE version. Although, with my bare eyes guys at nung nag-shoot kami ng mga B-rolls, hindi siya noticeable. So kung kayo ay bumili ng Xiaomi Mi 11 Lite 4G version at nag-expect kayo ng something extraordinary jump, wala kayo masyadong, actually wala kayong makikita sa kanya. So what's new? It's definitely the performance. So yes, kahit na wala tayong change in appearance, wala rin tayong masyadong pagbabago sa kanyang display, yung chipset niya, it has been changed to Qualcomm Snapdragon 778G as compared to the Qualcomm Snapdragon 780G from the Xiaomi Mi 11 Lite 5G and compared to the Qualcomm Snapdragon 732G from the Xiaomi Mi 11 Lite 4G version. So kung ikukumpara natin yung AnTuTu score ng ating 4G version dati at of course yung NE version na 5G natin ngayon, significant yung change natin. When it comes to the graphics department pa lang guys, mas maganda di hamak itong 5G version natin ngayon na NE at mas graphically intensive task na yung mga pwede natin gawin sa kanya. And para sa akin, meron siyang actual real-world difference. I also forgot to mention kanina guys na may dual speakers pa rin naman tayo dito sa Xiaomi 11 Lite 5G NE. So hindi kayo masyadong mamomroblema sa media consumption nyo dahil kung makokoveran nyo yung isang side ng speaker, maririnig nyo pa rin yung gusto nyong marinig sa kabilang side ng speaker, which is actually something really useful. So para sa akin, so far, yung Xiaomi 11 Lite 5G NE is indeed a step up performance-wise, lalo na doon sa mga larger games katulad ng Genshin Impact. Again, we're comparing it to the 4G version and not doon sa 5G version na hindi naman na-launch sa atin. Let's talk about cameras. We are still getting 64 megapixels of 1.79 aperture na main camera, still 8 megapixel ultra-wide camera, at isang 5 megapixels macro camera. And lastly, we have 20 megapixel selfie camera. The performance is still okay, katulad nung ating Mi 11 Lite 4G na nireview months ago. Lalong-lalo na yung main camera niya guys, it did perform better compared doon sa mga phones na nire-review natin in the past. The same
having 4,250 milliamp hour battery on board. Actually, I am expecting no difference at all sa battery life natin dito sa Xiaomi 11 Lite 5G NE. But, there's a but. Since guys, 4G yung ginamit natin months ago, itong again phone na to, of course, magkakaroon siya ng significant change as compared dito sa kanyang 5G version. Dahil again, mas malaking ang mag-consume ng battery kapag ang smartphone nyo ay may 5G capability. Pero napansin ko lang guys, medyo mas power efficient yung chipset na meron tayo ngayon compared doon sa ginamit dati. I don't have any numbers yet to prove to you guys yung kanyang battery life niya, but I'll definitely update you sa ating mga upcoming videos. By the way, yung charging speed pa rin niya guys ay 33W. Honestly, medyo disappointed ako sa battery life dahil again, this is the new edition. Sana in-improve nila yung kanilang battery capacity kahit hanggang 4,500 mAh man lang. But again, hindi ko pa masabi kasi kung nag-retain lang din naman ang kanyang price or hindi masyadong nalalayo sa 4G version niya, it's actually not that bad. Actually, that's basically it para sa ating video for the Xiaomi 11 Lite 5G New Edition version. Ang next na mapapanood nyo ay yung ating Xiaomi 11T Pro. Ito guys, this one. So after nito guys, head over to that video since medyo mas maganda at mas powerful itong next phone na pag-uusapan natin. Again, it's Ritagal Mary and see you on our next video. Bye guys!